Hello guys, Teacher Reps again and welcome back sa ating YouTube channel. In our previous videos, nalaman na natin yung mga operations of integers at I hope marami tayong natutunan in operation of integers. Ngayon, punta naman tayo sa ibang topic na talagang magagamit lalong-lalo na sa mga magtitake ng board exam. Ito yung order of operation. Pero bago natin tatalakayin ang order of operation, pag-uusapan muna natin ang tungkol sa exponent. So ano ba yung exponent? So kung meron tayong representation na a to the power of n, where our a is the base and our n is our exponent. Okay? So ano ba yung exponent? Ayun dito, the exponent tells how many times you multiply the base. Magbibigay tayo ng halimbawa ng exponent. So kung meron tayong 5 to the power of 3, itong 5, ito yung ating base. Ayun sa representation, ito yung ating base. At itong maliit na subscript sa taas, ito ay ang ating exponent. So dito sa ating 5 to the power of 3 or 5 raised to 3, ang exponent natin ay 3. So tatlong bases raw natin i-multiply ang base, which is ang 5, sa kanyang sarili. Okay? So kung meron tayong 5 raised to 3, ang ibig sabihin daw nito ay meron tayong 5 times 5 times 5. Okay? That's equals to 125. Yun ang ibig sabihin ng exponent. So magbibigay tayo ng isang panghalimbawa, kung meron raw tayong 3 to the power of 2. Okay? So ang ibig sabihin raw ay dalawang bases natin, dahil ang exponent natin ay 2, so dalawang bases daw natin i-multiply ang base, which is the 3, sa kanyang sarili. So meron tayong 3 times 3. So that's equal to 9. Okay? Yan ang ibig sabihin ng exponent. At ngayon, punta na tayo sa ating main topic sa video ito, which is the order of operation. Okay? So sa order ng operation, meron tayong abbreviation na sinusunod. Alam natin itong PEMDAS. Subalit, mag-iingat tayo sa pagkakasunod-sunod ng operation ng PEMDAS. Dahil hindi ibig sabihin na nauuna si multiplication kay division ay siya na palagi ang uunahin nating isolve. Ganun din si addition sa subtraction. Okay? So malalaman natin yan dito sa baba. So kung meron tayong order of operation, ang una natin gagawin ay isosolve natin yung naka-parenthesis. Pagkatapos, isusunod natin yung naka-exponent. Pagkatapos ng exponent, ay isusunod na natin yung multiplication or division. Multiplication or division dahil hindi po ibig sabihin na nauuna palagi si multiplication. Meron ding pagkakataon na uunahin natin isolve si division. So ano yung palatandaan kung sino ang uunahin natin? Kung sino po ang nasa left side, siya po ang uunahin nating isolve. Kaya ang direction sa pag-solve ng multiplication at division ay left to right. Ganon din ang gagawin natin sa addition subtraction. Hindi po ibig sabihin na nauuna si addition ay siya na ang palaging uunahin. So mayroon din pagkakataon na uunahin nating isolve si subtraction bago si addition. So ano yung palatandaan? Kung sino yung nasa kaliwang bahagi, siya yung una nating isosolve. At ngayon, magbibigay tayo ng halimbawa ng order of operation. So kung meron daw tayong 3 times 5 na nasa loob ng parenthesis plus 4 to the power of 2,
divided by 2 times 5. So makikita natin na mayroon siyang maraming operation. Kaya ang susundin natin ay ang PIMDAS. Okay, so ayon sa kasunod ng PIMDAS, uunahin raw natin ang parenthesis. So ano yung nasa loob ng parenthesis? Ito. So meron tayong 3 times 5, meron tayong 15, plus kakapihin muna natin yung iba. So meron tayong 4 to the power of 2 divided by 2 times 5. Ngayon, meron na tayong 5 plus 4 to the power of 2 divided by 2 times 5. Okay, so ang isusunod natin ay ang mayroong exponent. So saan yung mayroong exponent dito? Ito. So kakapihin muna natin yung 15 plus ano yung 4 to the power of 2? Yun ay 4 times 4, yan ay 16. So divided by 2 times 5. So ano naman ang sunod? Of course, itong parting ito. So ano yung nauna dito? So kung makikita natin, dahil uunahin natin yung left side, makikita natin na ito yung nauna, yung division bago yung multiplication. So ayon sa rule na ating susundin, uunahin natin yung division kasi siya yung nasa left side. Hindi po natin uunahin yung multiplication dahil pag gagawin po natin yun, mali na ang sagot na makukuha natin. So meron tayong 15 plus ano yung 16 divided by 2, yan ay 8. Okay? Times, kakapihin muna natin yung 5. Pagkatapos, ano yung isusunod natin? So meron tayong multiplication. So uunahin natin yung multiplication, kakapihin muna natin yung 15 plus yung 8 times 5, yan ay 40. So ang sagot po natin ay 55. At ngayon, magbibigay naman tayo ng isa pang halimbawa upang mas maintindihan natin ang order of operation. Pero sa pagkakataong ito, ay i-a-apply natin ang order of operation sa integers. Kaya magagamit natin yung unang natutunan natin sa ating mga previous videos. Okay, so meron daw tayo ditong negative 10 to the power of 2 plus negative 3 times 5 minus negative 3 plus 15. So kung makikita natin ay mayroon na siyang iba't ibang sign. So ngayon, katulad pa rin ng order of operation, ang susundin natin ay yung PIMDAS. Lagi nating tandaan ang parting ito na kung sino yung nasa left side, siya yung uunahin natin. Okay? So dito, ang uunahin natin ay yung naka-parenthesis. So makikita natin na ito yung naka-parenthesis. Okay? So ang gagawin natin, kakapihin muna natin itong negative 10 to the power of 2 plus ito yung isosolve muna natin. So makikita natin na meron siyang unlike sign at gagamitan siya ng multiplication. So kung natatandaan natin na kapag imumultiply natin yung unlike sign, ang kanyang result ay negative. So meron tayong negative 15. Okay? Minus negative 3 plus 15. Okay, so ano yung isusunod natin? So isusunod natin yung naka-exponent. So ano yung naka-exponent? So meron tayo ditong negative 10 to the power of 2. So ano yung sagot natin? That's 100. Bakit siya 100? Kasi ang ibig sabihin ng exponent, imumultiply natin ng dalawang bases, ang kanyang base, which is the negative 10. So kung susundin natin ang rule ng multiplication, so meron tayong negative 10 times negative 10. So pareho siyang negative, kaya ang sagot niya ay positive, 100. Kaya 100 ito. Plus negative 15 minus negative
3 plus 15. Ano ang isusunod natin? So kung makikita natin, meron na lamang dalawang operation. Ito yung addition at subtraction. So nabibilang siya sa bahaging ito ng PEMDAS. At lagi nating tatandaan na sa addition at subtraction, kung sino yung nasa left side, siya yung uunahin natin. So kung makikita natin, ito yung parte na nasa left side. So uunahin natin i-solve ito. Meron tayong 100 plus negative 15. So makikita natin na unlike sign siya at i-add natin. So ang gagawin natin, isa-subtract natin ang absolute value ng 100 at absolute value ng 15. So meron tayong 100 minus 15, meron tayong 85. Ano yung integer na may mas malaking sign? Of course, positive. Kaya positive ang sagot dito. Minus negative 3 plus 15. Okay? Ngayon, makikita natin na meron na namang dalawang operation. Ito yung addition at subtraction. So ano naman yung uunahin natin? Of course, palagi tayong mauuna. Since addition and subtraction pa rin, mauuna tayo palagi sa left side. So meron tayong 85 minus negative 3. Dahil subtraction ito, yung rules ng subtraction ay magiging addition at ang subtrahend natin ay magiging positive. So magiging 85 plus positive 3, magiging 88 plus 15. So, isa na lang ang ating operation, itong addition. So, ang gagawin, i-operate na lang natin, 88 plus 15, yan ay 103. So, ayun guys, thank you for watching at I hope marami tayong natutunan, lalong-lalo na sa order of operation. At ngayon, meron akong iiwan na problem sa inyo na nasa aking likuran at kung sino man ang unang makasagot at makapag-comment ng kanilang sagot sa videong ito, ay bibigyan ko ng 20 pesos na loan. Kaya simulan nyo nang isolve ang problem na ito.